Mga ka-taxpayer kong mahal, I love you! So magandang morning sa itanong muna kay Maestro. Pag-usapan natin mga ka-taxpayer kong mahal, of course, bukod dun sa problems ninyo, gusto nating pag-usapan yung mga kaganapan sa BIR. At bala ko sana na baguhin itong format ng aking pagpapalaganap ng kaalaman. Pero bago yan, kailangan ko munang mag-ID. Mag-ID muna tayo. Okay. So para dun sa mga kaibigan natin, na bubuksan ko lang yung ilaw. Ayan. So, nag-ID ka na naman. Tama na yung ID. So, nagtatanong kayo bakit lagi akong may ID. Parang nakikita nyo gumaganon-ganon. Because, isa ito sa mga paraan para hindi ka makasuhan ng number one, libel. Alam mo naman ng mga kalaban, tinuturing kasi nila akong kalaban eh. Dapat ituring nila ako bilang taga-develop din, nation building. Naghahanap sila ng paraan para i-put down nila ako at maitigil na itong pagpapalaganap natin ng kaalaman sa mas maraming tao. Nag-uusap kami ng anak ko, si Emelson, yung aking panganay. Lalakad kami at naitanong niya sa akin na, Dad, sabi niya ganun, ang tax ba ay ano? Okay. Ibig niya sabihin, ang tax ba ay expense? Ang tax ba ay investment? Ang tax ba ay cost, asset, liability? Kung mapapansin ninyo, mga ka-taxpayer kong mahal, yung ito to, huwag naman sana magagalit sa akin si may-ari ng Facebook. At huwag din sana magagalit sa akin ang may-ari ng Google o yung YouTube na pagkatapos ng video ito, wala na akong Facebook. At wala na rin akong YouTube account because binan na nila ako. Okay? Kung mapapansin ninyo, itong mga malalaki at mga gulayat na kumpanya, bakit sila, sabihin na natin, currency amount, tinatawag sa ating lingwahe, peso amount, kung magbayad sila, talagang napakalaki. Billions. Pero, pagkukunin mo yung ratio and proportion doon sa kanilang sales, wala pang 1%. Wala pang 1% yung binabayaran nila. Napakagagaling. Sinabi ni Emelson, ang pagkakaiba nitong mga malalaking company na to, companies o gulayat, lalo na yung nasa top 500 companies ng Forbes magazine, halos zero, malapit na sa zero, yung binabayaran nilang buwis. Paano nangyari to? Samantalang, ako, ang binabayaran ko is 18%. Lumalagpas pa, actually, 30% ng aking gross income, gross receipts, ang binabayaran ko. So, ibig sabihin, sa every 100 pesos na kinikita ko, 30 pesos goes to the government or the BIR. So, ang karaniwan ito, this is the standard na nangyayari sa buong mundo. Yung totoo naman ito, sir, huwag namang magagalit ang ating mga taga-BIR o mga foreign governments sa akin. Totoo naman na ang mahirap ang nagbabayad ng expenses ng gobyerno. Bihira lang po na yung malalaking kumpanya ay nag-share. Bihira. So, nasa taong bayan lahat, lalo na yung value-added tax, walang participation dyan ang mga malalaking company. Ang value-added tax ang nagpa-participate lang dyan, yung mga mahihirap. So, tayo ho yung
pinagkukunan ng value-added tax. Huwag namang magagalit nga. Again, yung mga, alam mo na, yung mga tao dyan. So ngayon, ang tanong is, ang tax ba ay expense? Ang tax ba ay assets? Ang tax ba ay cost, investment? Depende yan sa perspektibo. Pero tingnan natin sa perspektibo, sa perspektibo ng nagbabayad. Ang tax will never be an asset. It will never be an investment. Hindi po yan. Kaya nga yung mga malalaking company na sinabi ko, Facebook at saka Google, inililipat nila yung kanilang operations doon sa mga bansa na halos zero yung tax na binabayaran nila. Why? Kasi wala namang immediate benefit sa kanila yon eh. Okay? Sino ba nag-create ng Facebook? Sino ba nag-create ng Google? Sino ba nag-isip para lahat niyan? Wala namang participation. Sorry sa mga government agencies. Sa mga government, ano? Wala po kayong participation dun sa nangyaring business explosion ng Facebook at saka Google. Wala. So, bakit kayo ngayon kumakahog na gusto nyong makakuha ng porsyento na kanilang kinikita? So, may karapatan ho ang Facebook at Google na mag-isip para mapababa ho yung kanilang exposure sa tax. Because at the end of the day, hindi ho kayo investors. At the end of the day, hindi rin ho kayo creditors. Okay? Kumukuha lang ho kayo as ng pera na wala ho kayong participation sa hirap na nangyayari dun sa top management. Ang hirap mag-isip, ha? Naaya ko, isa na sa top management ako, ang hirap mag-isip. Tapos, ang government natin, ang BIR, tsaka na lang natin i-discuss yung dalinta effect. O, yan. Tsaka, ini-inform ko po kayong lahat na ito na po yung itanong mo muna kay maestro na gaganapin natin tuwing alas 9 ng umaga, Monday. Kasi ang bala ko dito, gagawin ko na tong daily habit. Daily habit. So, any time of the day, mag-open lang ako ng aking OBS at saka Facebook account at saka YouTube, sisimula ako mag-comment. Gusto ko sana mag-comment ako pati sa MMDA, pati sa mga iba-ibang government agency. Maibulgar ko yung mga maling pamamaraan at pamamalakad nila, hindi lang sa tax. Yun sana ang gusto kong mangyari. Baguhin ko yung format ko. Kaya lang, pangalan ko is tax specialista. So, nakakahiya naman. Upunahin ko ang MMDA. Pagkatapos, hindi naman ako specialista sa MMDA. Una lang naman at saka opinion. Now, balik ako dun sa question na is tax an expense, a liability? Actually, it's more on a handicap. Oo, handicapping yan eh. Pinahihirapan yung kumikita. Hindi ko maintindihan. Pinahihirapan, nire-regulate yung kumikita. Samantalang, sa pagkita niya, may porsyento lagi yung collecting agency, tax collecting o tax authority, di ba? So, ito lang sinasabi ko sa inyo, lalo na yung nakikinig sa akin, nanonood ngayon sa akin, na please, pag kayo ho, katulad ng inilapit ni Mao, mga doktor to, matatalino, sobrang tatalino pagdating sa paggagamot ng pasyente. Ang tanong ko lang sa mga doktor eh, gusto nyo ba laging may sakit yung pasyente? Diba? Ang objective nyo, maging maganda, healthy yung tao. So, napakasama namang doktor to. Kung lagi mong isipin, gusto ko lahat ng tao ay may sakit para kumita ako. Napakasama mong doktor. Yung daw nag-invento nitong virus na to ay pinatent niya yung gamot bago pala pinalabas yung virus. Ganun kasama tong taong to, ha? Mukhang taga malapit daw sa Amerika nakatira eh. Yung lumalabas sa internet. Pero hindi ako nag-aakusa. Pero kung itong taong to, totoong ganun ang ginawa niya, dapat siyang gilingin. Nako, nakakagigil. So, ang sinasabi ko lang pagdating sa taxation is ganito.
Kayong mga may-ari ng company, whether doktor kayo, abogado, oh, marami abogado, magagaling. Magagaling kayo sa ibang bagay. Pero pagdating sa tax, sorry ah, may mga abogado kasi dyan, kumukuha ng tax problem, tapos yung kliyente rin yung tinatanong. Kaya nga kayo kinuha mga abogado para kayo yung tanungin at maggawa ng solusyon. Pero pag binayaran kayo, pagkatapos yung kliyente rin yung hahanapan nyo ng solusyon, eh isuli nyo na lang ho yung i-denounce payment. Ah, marami hong nakakarating sa akin. Ah, yung ating kaibigang lawyer, eh sumasama yung loob. Eh siya yung tinatanong, hindi naman siya yung binabayaran. Masama loob talaga noon, di ba? So ngayon, ibig ko lang sabihin sa aking lecture sa araw na to is, pwede ba, pwede kayong mga Pilipino, ilagay ninyo sa inyong board meeting ahead. Kung gagawa kayong company, i-include ninyo sa inyong decision making or sa agenda ninyo yung tax. Kasi at the end of the day, isang sampal lang sa'yo ng tax, baliktad ka eh. Hindi ka pa nga sinusuntok eh. Sinasampal ka pa lang eh. Tinatapik ka pa lang eh. Napapaluhod ka na eh. So, ibig ko lang sabihin is, pag gumagawa kayo ng desisyon, i-consider nyo naman yung tax effect ng desisyon nyo, not only to your company. Wag! Tax effect niyan sa inyong empleyado, tax effect niyan sa inyong supplier, tax effect niyan sa inyong client, pasyente, okay, customer. So, lahat ng aspeto, merong taxer eh. Pag gumawa ka ng dokumento, may documentary stamp tax. So, isipin nyo muna mga bossing ko, katulad sa ano, sample lang, sample. Sa real estate business. Napakalaki ng ano dyan, sir, ng documentary stamp tax. Hindi mo pa binibili yung, hindi pa nasa iyo, hindi, wala ka pang acquisition ng ownership. Ang pinag-uusapan pa lang, liability and right. Wala pa yun eh. Right to purchase, right to pay, obligation to pay. Ilan DST yun, sir? Dalawa. DST para doon sa utang, promissory note. DST para doon sa contract to sell. Sir, pwede bang walang contract to sell? Pwedeng wala. O di wala ka ng DST. Okay? Nabawasan mo ng 50% yung liability. Ang problema, hindi kinukonsider, sir. Ang practice ngayon is, pag bumili ka ng condominium unit, may contract to sell. Mali, sir. Mali. Maling mali. Because magbabayad ka ng DST. Oh, sayang yon. Kanino mo i-charge yung DST pag bumili ka ng condominium? Hindi ba dun sa buyer? Kawawa naman yung buyer. Siya yung magso-shoulder. Samantalang yung real estate company o developer, ang laki-laking company, walang binabayarang tax. So, hindi kinonsider sa decision making yung magbabayad. Napakasakit sa kalooban nun. Yun yung pinag-uusapan namin ng anak kong si Emelson. So, babalik ako. Pag nag-desisyon ho kayo, lalo na yung mga ospital, okay? Pag nag-desisyon kayo, i-consider po ninyo yung tax implications. Ang tax implication, magsisimula ho yan sa proper documentation. Magsisimula ho yan sa choice of your accounting titles. Magsisimula ho yan sa proper bookkeeping. At matatapos ho yan sa appropriate BIR form. Ganun lang kasimple, sir. Makakapagtitipid ka na ng milyon-milyong taxes. In other words, kayong nakikinig sa akin dyan, pwede ho kayong magkaroon ng hanap buhay using, sa mga nagme-mekaniko, pangit na yung tunog nung makina ng jeep o makina ng kotse, 'di ba? Pababayaan mo pa rin ba na ganun yung tunog niya habang nagmamaneho ka? Hindi, 'di ba? Hahanap ka ng paraan para maging smooth yung tunog niya. Kasi at the end of the day, efficient 'yun. Makakatipid ka sa baterya, makakatipid ka sa oil, makakatipid ka sa petrol. At hindi ka matawag nito.
mabibingi sa sobrang sakit ng binibigay sa iyo nung sakit ng tunog na binibigay sa iyo nung makina. Ganon din ang mga sasakyan ngayon, ganon din ang mga kumpanya ngayon sa Pilipinas. Masakit ang tunog because hindi siya attune, hindi siya na-overhaul using taxation. So para maayos natin 'yan, gagawa tayo ngayon ng tax accounting manual sa mga company. Okay, wag nyo kaming bayaran, mga company, wag. Pag hindi kami nakasave ng malaking taxes sa inyo using the tax accounting manual, walang bayad, libre. So, kung nakikinig lahat ng mga company sa akin ngayon, maliit ka man o malaki, ako nag-a-assure sa'yo, wala kang babayarang kahit magkano. Pero sigurado ko sa'yo, makakasave ka ng milyong piso sa gagawin namin. Siyempre, pag nag-save ka, ay natural. Ha? Nakasave ka eh. Hindi mo naman alam yung gagawin namin. Kami nagbigay sa'yo eh. Nakasave ka, hindi ka na makakasuhan criminally because maayos na yung ano mo, records mo. Nakasave ka ng cash. Ang trabaho namin, para kaming, ang utak namin, parang Facebook, parang Google. Ihahanap ka namin ng sistema na hindi ka magbabayad ng sobrang buwis. Magbabayad tayo ng buwis. Magagalit ang gobyerno natin kung hindi tayo magbabayad ng buwis. Pero ang babayad natin, tama at legal. May mga paraan. So, sino man ang gustong sumama sa akin, most welcome kayo. Kasi right now, ang sinasabi ko, nagke-create ako ng opportunity, prevention, vitamins, minerals, para hindi na ho magbayad ng sobrang buwis ang mga taxpayer. Bakit ko sinasabi to ngayon? Kasi nakita ko yung kliyente ni Mao at saka ni Kevin. Grabe. Kung alam nila yung gagawin, hindi sila magkakaroon ng 100 millions deficiency taxes at hindi sila buwan, taon-taon naglalagay. Yeah? Eh, so, sayang eh, sayang. So, ngayon, kung meron kayong question sa akin, willing na tayong tumanggap ng mga question. Meron ba tayong question dyan, Ma'am Love, Guia pala, Ma'am Guia. Sorry, Ma'am Guia. Okay lang po, sir. Good morning po. Bali, yung first question po natin galing po sa ating Discord server. Okay. First question po galing kay Miss Jean Bolivar. Good morning, sir, and everybody. Ang question ko is if the estate tax was already paid but the title has not yet been transferred about 10 years na, may magiging effect ba sa transfer of title kung gagawin ngayon? Thanks and God bless po. Yung pagtra-transfer and bayad mo na yung estate, edi kailangan mo ng certificate authorizing registration. So, ang problem mo dyan is late registration ka. Magbabayad ka pa rin ng transfer tax sa local government at saka registry of deeds. Eh, since hindi ka nagbayad doon sa dalawang yon, may epekto sa title. Ano yung epekto? Pabayad ka ng surcharges, penalty, and interest. Yun lang. Pero sa BIR, kung fully paid ka na at tama yung binayaran mo, ang BIR, dapat mag-release ng certificate authorizing registration yan. So, about the title, meron ka pang dalawang taxes na babayaran. Binabanggit ko nga. So, yun lang. Meron kang penalty doon. Another question. Next question po galing kay Sir Philip John. Per RDO, verbal communication sa taxpayer, need na notarized or certified copy ang mga attachments sa letter reply to NOD protest, otherwise invalid. Nag-send na po kami ng NOD protest 3 weeks ago. Pwede pa ba mag-submit ulit ng bagong attachment with certified copy na at invoke namin we have within 60 days to submit relevant documents from receipt ng NOD protest ng BIR? Kasama po kasi yun as protest namin, particularly sa pieces of evidence. Per RDO comment, bakit daw question namin ang RD sa validity ng LOA? Specifically, wala sa election code yung LOA, but pursuant to Section 6A and 10C, ang ginamit na basis sa LOA ng taxpayer. Makakancel pa rin ba ang LOA kapag magpo-protest kami since may NOD na yung taxpayer?
Tapos more than 180 days na po yung audit investigation na ginawa ng RO. Pwede rin ba gamitin yun to cancel LOA? Okay. So, nag-shopping si Philip. Ang daming questions. So, unang question is tungkol doon sa certified true copy. Okay? Ganito, bossing. Ang rules of court is a suppletory to the tax code. Ibig sabihin, kung hindi sinasabi ng tax code, the rules of court will be used. Eh, ano ba ang nasa rules of court? Pag nagsasagbit ka ng evidence, pinapayagan ng rules of court ng Supreme Court natin na mag-submit ka ng photocopy. Okay? Hindi certified true copy o notarized copy. Kasi iniiwasan ng Supreme Court yung sobrang dami ng gastos dyan. So, sabi ng verbal pa lang pala yan, di sana gumawa ka ng incident report na sinasabi niya yan because nagbabiolate siya ng law. Okay? So, kung dapat lang sabihin sa'yo is, sige, pwede kang mag-submit ng photocopy. Huwag mo ibigay yung original kasi i-hostage nila yan based sa 35 experience ko. Ino-hostage yung mga original para lalabas wala kang isinagmit. So, submit ka ng photocopy. Tapos sabihin mo sa kanila, gawa ka ng letter na kung gusto nilang i-verify, i-certify na totoo yung photocopy, willing kang i-present yung original. Sila na mag-certify at validate na yung photocopy is a replicate of original. So, gawa ka ng letter, ganun ang gawin mo. Huwag yung ikaw mag-certify isa-isa. Why, sir? Why? Pag ikaw nag-certify isa-isa yan, alam mo ba ibig sabihin ng CTC? Criminal yan, sir. Falsification of public document. Sinagmit mo sa BIR, di public document na yan. Tulong ka niyan, sir. Ang the best, ito yung original ko, ito yung duplicate. Ikaw mag-certify ng duplicate. Bakit ko si-certify para sa'yo? So, sila na ngayon ang pwedeng ikulong. Sila ang pwedeng mag-falsify. Yan ang diskarte dyan. Number two, yung selection criteria, tinatanong mo ko yung 60 days pala. Sir, yung pag nasa NOD ka, 30 days lang yung nasa rule natin. Kailangan ka mag-submit. So, suggestion ko, hindi mo magagamit yung 60 days. Ang suggestion ko, yung within 30 days, gawin mo yung sinabi ko kanina. Dalhin mo yung original copy, gawa ka ng incident report, yung original copy, i-present mo sa BIR at sabihin mo sa letter mo na ito, i-validate mo yung hawak mong duplicate na sinagmit namin dito sa original ko. Bakit ako magbabalidate niyan? Wala naman sa batas na ako magbalidate niyan. Okay, ganun lang kasimple. Huwag kang mahihiya sa kanila. Okay? Ito, ginagawa mo lang naman yung katotohanan eh. Number three mong question is yung tungkol sa selection code. Lahat ng LOA, sir, sa Pilipinas, voidable. Pag sinabi kasing voidable, sir, ibig sabihin yan, pwede mong i-void, pwede mong hindi i-void. Nasa sa'yo yun. Ah? Right mo yun eh. Eh, sabi ng batas natin, yung right may be waived. So, pag hindi mo siya binoid, ibig sabihin, ina-accept mo na tama. Paano siya i-void? Una, kailangan explain mo sa BIR bakit siya void. Kailangan yung BIR sumagot na hindi siya void. Pag sumagot yung BIR na hindi siya void, dapat isagot niya na yung kanyang sagot ay final and executory. Para yung sagot niya, pwede mo ngayon i-question sa Court of Tax Appeals. Yung Court of Tax Appeals ngayon, yun yung magiging arbiter ninyong dalawa. Definitely, kahit anong sabihin mo sa BIR na void yan, sasabihin niya not void yan. Kasi unang-una, hindi naman niniwala sa'yo yan. Pangalawa, ang tingin ng mga BIR officials sa sarili nila, mas mataas pa sila sa batas natin. Mga Diyos sila. So, kailangan natin ng arbiter. Mas mataas na Diyos para sa kanila. Sino yun? Yun yung court. Yun yung Court of Tax Appeals. So, pwede siyang i-void at marami ng letter of authority na na-void using the Court of Tax Appeals. That is one of your remedies. At yung pang-apat mong question is about 180 days. Sir, ganito ang gamit ng 180 days. Before, meron ako yung YouTube tungkol paano ginagamit yung 180 days period. Before mag 180 days, sinabi ko na, i-inform yung BIR, magawa 180 days na to. Pag dumating to ng 180 days, masususpindi ka dyan.
Oh, kailan ilang araw ang suspension? 180 days din, 6 months. Pag hindi mo sinabi 'yun, sir, sinasabi mo sa BIR, allowed ka na mag-exceed ng 180 days. Again, we waive mo yung right mo. Ano yung right mo? Against the prolong investigation. Kasi pag nag-exceed ng 180 days, pinoprolong mo yung investigation. So, yun yung epekto. Eh, hindi mo ginawa, sir. Eh. So, hindi mo ngayon mapapatanggal o mapapa-inhibit o mapapa-replace yung revenue officer. Kasi kulang yung trabaho mo, sir. Kaya ngayon yung tinuturo ko bilang tax specialist, ano ba yung mga rights nyo? Napakadaming rights ng taxpayer. Ang problema, number one, hindi niya alam. Number one, yun yung pinaka-common eh. Hindi ko alam. O di meron ka ng criminal act in negligence. Negligence sa sarili mo. Number two, alam ko. Sabi ng taxpayer, alam ko yung right ko eh. O sige, gamitin mo. Hindi ko alam. O di hindi mo rin alam. Eh kahit meron kanyang martilyo at tako, hindi mo alam gamitin yung martilyo para dun sa pako, eh hindi babaon yung pako sa ano? Sa konkreto man yan o sa kahoy. Kasi hindi alam yung application. Third, hindi alam ang effect. O, alam ko yung batas. Alam kong gamitin. Ano effect? Eh mali ngayon, pag yung in-apply mo, mali ngayon because hindi mo alam yung gusto mong maging effect. Mali yung application mo ngayon. Diba? So yun yung mga nakikita kong problem sa lalo na yun, daming kong tinuturuan eh. Ganun pa rin eh. kaya nga nagyo-YouTube ako at gusto ko sana itong mga pinag-aaralan ko just in case na kailangan ninyo, available na to sa YouTube. Ba? Ano ba YouTube ko? Eh papakita ko nga yung YouTube ko. Ayan, oh, ito yung YouTube account ko kung gusto niyo tingnan. At ito naman yung aking mobile number. Ito naman yung website. Ito yung website uli. Ayan. Ay, hindi pala website yan. Yan yung aking fan page. Napindot ko. Ito pa yung isang website. Hindi, naulit na yan. Itong website. Yun. At naghahanap pala ako ng mga interns, ha? Kung kailangan ninyong matuto. Natural, pagpunta kayo ng intern sa ospital, wala kayong bayad, babayaran nyo pa yung ospital. At pag nagkamali kayo, babayaran nyo pa ng penalty, magbabayad pa kayo ng penalty pag nagkamali kayo ng gamot doon sa ospital. Sa akin, walang ganun. Mag-intern kayo, walang problema sa akin. Next is, tapos ko na pala yung, Ma'am Guia, yung question ni, nasagot ko na pala yung question ni, Philip. Okay. Bali, next question po, galing kay Miss Fatima. Question po, what if nag-release ulit ng bagong LOA si BIR, same taxable year, pero hindi in-indicate sa LOA na for the placement yun for the previous LOA? Valid po ba iyon? Thank you, sir. Wala din po itong MOA. Yung lalabas yan is valid yung as a new letter of authority, not a replacement. Kasi nakasulat sa rule, kung i-replace yung old RO o old GS, dapat may replacement. Ibig sabihin ng replacement, kinukontinue lang yung nangyari dun sa old RO tsaka old GS. Ngayon, since ito ay bago, di bago uli, mingi ka ng checklist of requirement, umpisa uli yan. Okay? So, hindi nila pwedeng gamitin yung ginamit ng nakaraan because hindi nila ni-replace yung nakaraan. Nag-umpisa sila sa bago. Kung tinatanong mo kung valid o hindi valid, valid yan. Because it was issued in accordance with the RMO. And of course, sabi ko nga, pwede ninyong i-questionin yan because wala yan, contrary yan sa section 265 at saka sa section 10 ng tax code. Another question. Next question po, galing po sa FB Live naman, galing kay Ms. Leia Serlos. Anong entry sa book and creditable withholding tax? Anong entry sa books ng creditable withholding tax? Opo, yun lang po yung mismo question po niya. Unang-una, may tatlong layers ang accounting. VAT accounting, withholding tax accounting, and income tax accounting. Ang tanong mo, nandoon sa second layer, withholding tax accounting. So therefore, kulang yung iyong information. Kasi hindi mo sinabi kung yung
taxpayer is a top withholding agent or a regular withholding agent. So, number two, hindi mo sinabi rin kung yung transaction ng income payment, it's subject sa subject sa value added tax or exempt sa value added tax kasi mag-iiba yung entry. So, kulang po yung information ninyo, wag kayong mag-alala. Nag-iisip na rin ako na gumawa ng another YouTube channel para lang sa tax accounting. So, hindi ko masasagot yung question niya. Another question. Wala na tayong question? Meron pa po, sir. Galing po ito dun sa mga last na live din po natin, pero hindi po ata umabot or hindi po sila sa mismong live nakapag-ask ng question. Okay. Galing po kay Miss Justin Alcaraz. Ask ko lang po, kung tama po ba ang sabi sa akin na hindi pwede mag-apply ng permit to use for those leaf books of accounts and those leaf receipts and invoices ang isang newly registered business, kailangan daw po muna mag-manual bound bago mag-loose leaf. Anong revenue issuance po ang related dito? Salamat po. Actually, kung pwede mo bang kutusan yung tarantadong gagong yan? Walang nakasulat sa batas na yung initial registration mo ng books of accounts must always be sa traditional. So, kung new business ka, pwede mong isabay. Kasi pagka new business ka, meron kang time frame para mag-submit ng request mo sa books of accounts. Pwede na doon. Actually, within 24 hours, accepted at approved na kagad yung loose leaf books of accounts. So, yung revenue regulation dyan, hindi ko kabisado. Pero ako, as a loose leaf user, saglit lang. Yung wala pang 24 hours, nasa sa'yo na . Basta kumpleto lang yung documentation mo. So, sa madaling salita, niloloko ka nung revenue officer na yan. Gusto lang niya ma-recognize na siya ay mas magaling sa'yo. Okay? So, kung RR lang yan, at type mo lang, loose leaf books of accounts, BIR issuances, lalabas na yon. Hindi ko lang masasabi sa'yo yung eksakto. Ganun lang ako maghanap ng mga BIR rules and regulation. Next question. Next question po galing kay Ms. Leilani. Under RR9-2021, tama po ba na ang vatable lang ay mga raw materials pero yung other expenses like office supplies, zero rated pa din po? Thanks in advance. Yun, ang pinag-uusapan dito yung sa EPSA, di ba? Maliwanag naman dun sa rule ng actually nasa create law yan Pag ikaw supplier ka ng ego zone. Okay? So lahat naman ng materials na isasubmit mo dun sa ego zone, raw materials yan Yung definition ng raw materials So kung yung raw materials ay subject sa value added tax, lalo na yung hindi raw materials. Di lalo siyang subject sa value added tax. Kasi hindi naman ine-export, hindi naman nagiging form part ng goods na pang-export yung hindi raw materials So subject din siya sa value added tax. Another question. Galing naman po ulit sa FB Live kay Sir Jose. Sir, may book ba kayo para sa zero knowledge na mag-start ng small business? Halimbawa po, milky shop. Thank you po. Anong shop? Milk tea shop po. Milk tea. Ang hinaghanap siya, libro. Ganito, ang tax code kasi maraming section. So, mag-umpisa ka sa percentage tax at mag-umpisa ka sa withholding. Tatlong libro, tatlo lang kailangan mo. Percentage tax, nasa tax code yan, section 116 ata o section 109 pag combine mo yung dalawa. Tapos expanded withholding tax grade develop civilization yan ay RR2-98 so sundan mo na lang yung mga amendments and last is yung income tax nasa section 24 o di tapos na
Yun lang tatlong babasahin mo. Huwag ka na magbasa ng iba pang sections. Malilito ka lang. Section 24, RR2-98, Section 109, Section 116. Tapos na. Yun lang yung applicable sa'yo. Kasi non-VAT ka. Milk tea. Sarap ata yung milk tea mo, Sarah. I-promote natin. Ano pa? Next question. Last question po. Galing po it sa FB Live. From Jen Navarro. Maayong adlaw. Are we obligated to confirm third-party transaction letter made by the BIR? Gandang question, ano? Unang-una, sir, pag pinakonfirm sa'yo yan, ginagawa kanyang witness. Pag nag-witness ka, sir, mag-execute ka ng under oath. Pag nag-under oath ka, sir, ibig sabihin niya, pag mali yung sinabi mo, pwede kang makulong ng ilang taon dahil sa nagsalita ka ng perjury. So, ano yung ipe-preserve mo, sir? Ipe-preserve mo ba yung life, liberty, and freedom? Livelihood mo? Dahil lang nag-confirm ka sa BIR. Gusto mo ba i-preserve o hindi? So, ang tanong mo sa akin, anong gagawin ko? Personally. Personally. Ah, sabi, confirm ko eh. So, ang confirmation, tatlong klase. Yes or no. Ulitin ko, tatlong confirmation. Yes or no. Hindi ko gagamitin yung yes. Never. Hindi ko rin gagamitin yung no. Never. E anong gagamitin mo? Or. Magre-reply ako, pero walang content yung reply ko. So, wala akong liability. Kasi sasabihin nila dyan sa confirmation, within 5 days, we will consider that this information is true and correct for all legal purposes if you fail to comply. If you fail to reply. E di magre-reply ako. Ire-reply ko is, please wait. I will check my records. Thank you. O ganun lang kasimple reply dyan. O di therefore, wala kang kinonfirm. And therefore, yung 5 days, hindi magpe-prevail. Hindi nila pwedeng gamitin ngayon yung kanilang sinasabi. O di, natulungan mo yung sarili mo na maalis sa criminal liability. Natulungan mo rin yung supplier mo. Doon ka kumukuha, doon ka nangungutang eh. Natulungan mo rin yung client mo, customer mo. Doon ka nagbebenta eh. Bakit mo ihuhudas yung mga taong tumutulong sa'yo, sir? Pag-isip ka. So, wala na ba tayong question? Minamahal kong Guia. That's the last question po for today, sir. Okay. So, sabi ko na, wag na kayong mag-abang ng alas 9 because minsan kasi masama ang mood ko. Ayoko magtrabaho. Marami kong gagawin kaya ma-adjust ko na ngayon yung aking trabaho. So, gusto ko lang andi dito si Sonia. Niyang tulungan mo nga si Mau pagkuha ng TIN at kailangan ko nang matapos yung tungkol sa pwede ba, kung sino ba sa inyo gustong tumulong sa magsasaka? Ang daming magsasaka ngayon na tinatarantado ng mga may alam. Kasama na ba ako doon? Tinatarantado ng may mga alam because yung kanilang mga sakahan na ipinamahagi sa kanila ng panahon ni Cory at ni Fidel Ramos, pinag-iinteresan nung mga tao. So, all over the Philippines to, ha? Nangyayari all over the Philippines. Bakit tulungan nyo naman ako na tulungan natin itong mga magsasaka na to? Ito lang ang magiging pangako ko sa inyo o hindi ko naman pwedeng ipangako, hindi naman pala sa akin yung lupa. Baka pwede nating ayusin yung mga problema ng magsasaka natin. In return, baka pwede ko silang kausapin at sabihin sa kanila, itong mga taong kasama ko na tumulong sa iyo, pwede ba bigyan mo ng 200 square meters ng lupa na malapit sa karsada para makapagtayo naman sila ng kanilang bahay?
Oh, at least kasama mo na ngayon yung tax consultant, katabi mo na. So, ganun sana gusto ko mangyari. So, yung mga Pilipino na walang lupa, magkakaroon ng lupa kahit papaano, di ba? Eh magkano lang naman yung barong, yung nakikita mo sa karsada nagtatayo ng parang bahay kubo, 15,000 lang yun, sir. Lagyan mo lang ng net sa gilid para hindi ka pasukin ng mga kulisap. May bahay ka na, sir. Eh. May bahay ka na eh. Ngayon problema mo toilet. Gumawa na toilet. So, with that mga taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. I love you. See you later.